lalaking napilitang magpakasal dahil tinutukan ng baril at 10 taon ng mag-asawa. Pwede bang ipawalang bisa ang kasal? Ayon sa Family Code, kung ang consent o pagsang-ayon sa pagpapakasal ay nakuha dahil sa puwersa, intimidasyon o sa labis na impluwensya, maaaring ipawalang bisa ang kasal. Pero ang pagpapawalang bisa sa kasal dahil sa shotgun marriage ay dapat i-file sa loob lamang ng 5 taon matapos mawala ang puwersa, intimidasyon at labis na impluwensya. Dahil kung hindi, maaaring hindi na pwedeng ipawalang bisa ang kasal dahil ito po ay barred na by prescription. Ang pagmamahal na mag-asawa para daw halaman na dapat mong diligan kung napilitan para unti-unting yumabong at magbunga. Paano magiging isang mabuting ama? Alamin. Usapang dapat alam ng mga lalaki, pero mas dapat alam ng mga babae. DZRH, Usapang Lalaki. Ang ama ay ang haligi ng tahanan at may kabuluhan ang bawat umaga. Kasit nga pa, di mo alam mga pasakit na naranasan. Kakambal ay hirap, bakit walang hanggan? Huwag mong isipin na ikay lagi na lang mag-iisa. Naririto at may kaibigan ka. Dear Ate Raquel, isang makabagong paglalahan ng mga liham na may kaugnayan sa suliranin ng mga pusong nasaktan. Dear Ate Raquel, tatalakay sa inyong liham upang kahit papano maibsan ang hinaing ng pusong sawi. Dear Ate Raquel, ang inyong bagong kaibigan at kaulayaw sa loob ng 1 oras dito sa DZRH. Darito ang inyong kaibigan, Raquel Monteza. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabado na naman muli, magkakasama-sama tayo sa loob ng 1 oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Sa Webes, February 25, anniversary po ng EDSA Revolution. 35 years na po ngayong taong ito. At ayon sa kasaysayan, sa mga hindi nakakaalam, ang himagsikan ng lakas ng bayan ang kauna-unahang mapayapang revolusyon sa daigdig o sa buong mundo na tinawag ding EDSA Revolution noong 1986. Ito ay isang mapayapang demonstrasyon na nagtagal lamang ng 4 na araw mula February 22 hanggang February 25 ng taon ding yun, 1986. At mula noon, every year, taon-taon po, pinagdiriwang natin ang anniversary ng EDSA Revolution. At ito po ay ginawang non-working holiday. Kaya sa Thursday po ay non-working holiday dahil nga po sa EDSA Revolution. Napilis talaga ng panahon. Ano po? Lagi ko pong ipinapaalala sa inyo na always make it a point na maging maganda ang bawat araw natin. Kahit pa naka-quarantine tayo, kahit ano pa ang problema natin, dapat nakangiti pa rin tayo. Kasi nga sabi nila, kapag gising natin sa umaga, unang-una ay magpasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo ay buhay pa. At lagi po tayong ngingiti kahit ano pang problema natin, nakangiti po tayo para kasabihang smile and the whole world smiles with you. At syempre pa,
nandito pa rin po ang COVID. Kaya kinakailangan kapag tayo po ay lalabas ng bahay, let us protect ourselves at protektahan din po natin ang ating mga nakakasama. So always make it a point na lagi tayo nagsusuot ng face mask, face shields, at saka yung social distancing, at lagi po tayo magbaon ng hand sanitizer o kaya alcohol. Okay? At syempre pa, dahil senior citizen ako, kailangan merong advice galing sa doktor kung pwede akong magpa-vaccine. Kasi yung iba masyadong skeptical about the vaccine. Syempre, aalamin muna ng doktor kung ano yung mga allergies ko, kung ako eh diabetic o may sakit kaya sa puso at kung ano-ano pa. At kung may go signal na po ang mga doktor, ako po talaga ay magpapabakuna. Okay, so huwag po tayo matakot. Siyempre, magpatingin muna tayo sa doktor para alam natin kung ano yung mga pros and cons tsaka yung mga adverse effect ng bakuna sa atin. Okay? Alam niyo kung bakit gusto ko na talaga magpabakuna. Kasi sabik na po ako makalabas ng bahay. Gustong-gusto ko na pong makapamasyal, makasama ang aking pamilya sa labas, yung makakain ka sa restaurant, hindi po ba? Yung dati mong ginagawa noon, parang hindi mo na magawa ngayon. O kung kakain ka man sa restaurant, talagang gusto mo dun sa outdoor na lang. Kasi pag enclosed yung lugar, talaga namang mahirap. Ano, hindi natin masabi, baka mamaya meron palang doon na may COVID. Kaya dapat talaga ingat. At isa pa, gusto ko rin na yung mga bata ay mabalik na sa eskwelahan. Lagi ko pong sinasabi yan. Kasi para naman yung growth ng mga bata ay maging normal. At hindi yung puro sa virtual schooling lang. Mga kaklase nila ay nakikita lang nila virtually. Pero hindi naman nila nakakasama. Kasi kinakailangan din ng mga bata na makapaglaro sila kasama ang kanilang mga kaklase. Magkaroon ng kaibigan, magkaroon ng best friend, at ano-ano pa. Anyway, mapasa saan ba naman yan at talaga namang babalik din tayo sa normal. Sana lang madali na. At yung ngayon na dumating na sana yung pagkakataon na mabalik na tayo sa normal. Okay, mag-umpisa na po tayo ng pagbasa sa ating first letter of the day. At ang sulat na ito ay galing kay Mara. Narito po ang kanyang liham. Dear Ate Raquel, ako po si Mara Samonte Valdez. May asawa at isang anak. Ang gusto ko pong ikwento sa inyo ay tungkol sa aking pamilya. Kasabihan daw po na walang magulang na nakatitiis sa kanyang anak. Ngunit ang anak ay kayang tikisin ang magulang. Marahil po tama ang kasabihang ito dahil ito po ang nangyari sa aming pamilya. Bata po ako nung mamatay si tatay, kaya't si nanay na lamang ang mag-isang nagtaguyod sa amin ang aking kapatid. Dalawa po kami magkapatid na parehong babae. Si Ate Diana po ay may kakaibang ugali. Palasagot po siya, Ate Raquel, at kadalasan ay nagtatalo sila ni nanay. Mahilig pong maglakwat siya si ate at kadalasan ay nalalaman ni nanay na hindi pala siya pumapasok sa eskwela. Minsan, nagising po ako na nagsasagutan si nanay at Ate Diana. Ating gabi na po kasi nang umuwi si ate. At syempre pa, nabuko na naman ni nanay na hindi pumasok sa school si ate. Sabi ni nanay kay ate, Diana, kausap ko ang kaklase mo. Wala daw kayong assignment at sinabi nilang tatlong araw ka na raw na hindi pumapasok. Ano ka ba, anak? Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? May problema ka ba? May nobyo ka na ba? Gusto mo na bang mag-asawa? Ano? Sabihin mo naman sa akin, anak, kung ano ang gusto mo. Kababae mong tao ay naabot ka ng hating gabi sa kalye. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? At kasigaw pong sumagot si Ate Diana ng, gusto ko itigil na ninyo yung kabubunganga ninyo. Nakukulili na po ang tenga ko eh. At lalo pong nagalit si nanay at sinabi niyang, ah, ganun ha?
nakukulili ang tenga mo sa mga sinasabi ko. Gusto mong hayaan ko na lamang ang mga kalukuhan mo? Hoy, Diana, hanggat hindi ko nakikita na nagtitinu ka, hindi ko titigilan ang kabubunga nga sa'yo. At kahit siguro patay na ako, kapag ganyan pa rin ang estilo na ugali mo, hindi kita tatantanan. Sige, pumasok ka na sa kwarto mo. At bukas na bukas, makikipagkita tayo sa principal mo para ayusin ko anuman problema meron ka sa eskwelahan ninyo. Ate Raquel, 16 pa lamang po si Ate Diana, pero naunahan ko na po siya sa pag-aaral. Lagi po siyang umuulit kasi nga po, lagi siyang absent. Lahat na po ng pakiusap sa principal at eskwela ay ginawa ni nanay para hindi na paulitin pa si ate, pero hindi na po siya pinayagan o pinagbigyan. Hanggang sa si Ate Diana ay nag-alsa balutan. Pinipigil ko po siya pero ayaw niyang magpapigil. Hihinto na raw siya sa pag-aaral at magtatrabaho na lamang sa Maynila. Mag-a-apply daw siya sa abroad at magpapayaman at hinding-hindi na raw uuwi pa sa amin kailanman. Hindi ko na napigilan si Ate Diana at di na nga siya muling nagbalik pa. Sa sama ng loob ni nanay, pilit niyang kinalimutang may anak siyang ang pangalan ay Diana. Lumipas ang 6 na taon at nakapagtapos naman ako sa aking pag-aaral at nakapagtrabaho na. Nagkaroon po ako ng masugid na manliligaw, si Henry. Kaklase ko siya sa college at katrabaho ko rin sa opisina. Madalas kapag nasa bahay siya, pinagluluto at pinaghahain pa siya ni nanay. Mabait naman po kasi si Henry at kinagigiliwan siya ni nanay. Ang sabi po ni nanay, dalasan mo ang pasyal mo dito ha, ipagluluto pa kita lagi ng masarap na pagkain. At sumagot naman po si Henry ng, ay opo, ang sarap yata ng mga niluluto ninyo kaya araw-araw akong pupunta dito. At sasabat naman po ako ng, ganun? Sige, araw-arawin mo. Araw-arawin mo rin ang pagbibigay ng pamalengke kay nanay ha. Minsanan lang ang libreng pagkain dito. At pagkatapos po nun ay magkakatawanan na lamang po kami. Madalas po akong tinatanong ni nanay kung may relasyon na kami ni Henry. Ang sabi ko po, nanliligaw siya sa akin pero hindi ko pa siya sinasagot kasi nga gusto ko munang makaipon. At sinasabi naman ni nanay na kung sakali ay boto daw po siya kay Henry. At kung gugustuhin ko daw na mag-asawa o mag-asawa na ay hindi siya tututol dahil napatapos na raw niya ako ng pag-aaral ko at may magandang trabaho. Makalipas ang 2 taon, nagpakasal na po kami ni Henry. At tama si inay dahil mabait at maalalahanin si Henry. At lagi siyang nasa tabi ko sa lahat ng oras. Minsan, lumuwas kami ng Maynila upang mamili sa Divisoria na mga gagamitin ni nanay sa kanyang munting karinderya na iniregalo ni Henry sa kanya. Habang nagmamaneho siya, ay nagkukwentuhan kaming mag-asawa. Nang bigla po siyang nagpreno. Mabuti na lamang at naka-seat belt kaming pareho. Tinanong ko siya kung bakit at napapreno siya. Sabi niya, may bigla daw tumawid na babae at hindi niya alam kung nahagip niya. Agad po kaming bumaba at inalam kung nabundol nga niya ang babae o hindi. Tinanong niya kung nasaktan ba siya at sumagot naman siya, hindi naman, nahilo lang ako kanina. Ate Raquel, nagulat po ako kasi ang babae ay si Ate Diana. Ang kapatid ko na matagal ko nang hindi nakikita. Ipinakilala ko siya kay Henry. Nahabag ako sa itsura ni ate dahil ang payat-payat niya at mukhang gutom na gutom siya at panay ang ubo. Agad kaming nagpunta sa isang restaurant at doon pinakain namin siya at kinumusta. Ang sabi niya, Mara, okay lang ako. Kahit isang kahig, isang tuka, ayos pa rin. Hanggang Manila lang ang inabot ko dahil
niloko ako ni Ray. Yung sinamahan ko noong maglayas ako dito sa atin. Inasawa lang niya ako, inalila, ginawang babaeng bayaran. Kung kani-kaninong lalaki niya ako inialok. Hanggang sa magkasakit ako. Tapos akala ko ipadudoktor niya ako. Hindi pala. Para akong pusa na iniligaw niya. Palaboy-laboy ako. Kumakain ng pagpag at agad kong pinuto lang ang sasabihin pa ni ate. Pinauwi ko na siya sa amin kasama ni nanay. Ayaw daw niya dahil nahihiya siya at alam niyang galit na galit si nanay sa kanya. Hayaan ko na lamang daw siya. Ang sabi ko, hindi namin siya maaaring pabayaan lalo pat sa kalagayan niya na payat na payat at mas mukha pa siyang matanda kaysa kay nanay. Pakiramdam ko isang bulati na lamang ang hindi pumipirma sa kanya. Sabi niya, matagal na siyang may sakit at naghihintay na lang kung kailan mamamatay. At ang sabi ko naman, hindi ka pa mamamatay, ate. Nadalhin ka namin sa ospital. Ipagagamot kita. At hindi mo ako maaaring tanggihan, ate. Hindi mo ako tatanggihan. At napilit ko rin po si Ate Diana na madala sa ospital. Ngunit, malala na pala ang kanyang sakit. Kaya ang ginawa ko, dinala ko po si nanay sa ospital. Kinausap ko siya at sinabing, Nay, malubha si Ate Diana. At maaaring oras na lamang ang hinihintay niya. Sana po huwag na kayong magalit sa kanya. Patawarin na po ninyo siya, Inay. Alam ko po, labis na nagsisisi si ate at sa mga nagawa niya, kaya parang awa na ninyo. Patawarin na po ninyo si ate. Nagbuntong hininga lamang po si nanay. Pagkatapos, sandaling katahimikan at nang sumunod na buka ng bibig niya, sinabi niya, nasaan ang kwarto ng ate mo? Agad po, nagpunta kami sa silid ni ate. At nagkita sila. At si ate ay agad na humingi ng tawad kay inay. Ang sabi po ni inay, ang tigas kasi ng ulo mo. Kaya yan ang napala mo. Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi mo aabutin ng ganito. Sa akala mo ba, hindi ako nasasaktan na makitang ganyan ang kalagayan mo? Akala mo ba hindi nagdurugo ang puso ko? Anak kita, at kahit pa naging alibugha ka, naging pasaway ka, hindi pa rin kita may tatakwil dahil karugtong ka ng puso ko. Kung alam mo lang na walang araw at gabi na hindi ako nagdarasal, hinihiling ko na sana ipatnubayan ka ng Diyos sa lahat ng oras at sandali na iligtas ka niya sa anumang kapahamakan. Anak, bago ko pa nagkasala, pinatawad na kita dahil mahal kita, anak. Mahal na mahal kita. Pagkasabi ni nanay na mahal niya si ate, nakita namin na nagbago ang mukha ni Ate Diana. Naging maaliwalas. At ang huling salitang namutawi sa kanyang mga labi ay ang, salamat po, inay. Ngayon po, matatahimik na ako. Mahal ko din po kayo. Mahal na mahal ko po kayo. At tuluyan na siyang binawian ng buhay. Sa burol ni ate, naghanda ng napakaraming pagkain ni nanay. Ang sabi ni Henry, naalala daw niya ang parabola ni Jesus tungkol sa alibughang anak. Kakaiba nga lang daw dahil bangkay na ni Ate Diana ang umuwi sa bahay. Narinig pala yun ni nanay at ang sabi niya, ang importante umuwi ang anak ko at natutong humingi ng tawad. Masakit sa isang inang tulad ko na malamang hindi nagtagumpay ang anak na ganito ang kanyang sasapitin.
Ngunit kailangan kong magpakatatag, tanggapin ang kanyang kapalaran. At isa pa, meron pa akong isang anak na nangangailangan ng aking pagmamahal at pagkalinga at manugang na nagmamahal di lamang sa asawa kundi maging sa kanyang biyanan. Ate Raquel, ilang taon na rin po ang nakalilipas mula nang mamatay si Ate Diana. At halos linggo-linggo po ay nasa simenteryo si Nanay. Laging nililinis ang kanyang puntod. Inaalagaan ang mga halamang kanyang itinanim sa paligid ng puntod ni Ate Diana. Yan po, Ate Raquel, ang kwento ng pamilya ko. Naway kapulutan ng aral ng kasaysayan ni Ate Diana. Salamat po at mabuhay kayo. Maraming salamat din sa iyo, Diana. Magbabalik kami makalipas ng ilang commercials. We'll be back! May isang kaibigan. This time... Charm Fabric Conditioner. With Stain Brush Technology, damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Charm Fabcon. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-bloom. ACS. Tingnan nyo, oh. Puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunood sa bawat hibla. Kaya ang gamit ay kislap puti at banayad pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti. ACS. Blooming na bango ng Sakura Blossom. Nasa Pride with Fabric Conditioner na. May Sakura Blooming Curls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango, for as long as 24 hours. Blooming ka, ha? Uy! Blooming daw, ha? Para sa blooming na labada, Pride Sakura Blossom. Isakura mo na! ACS! Dahil ang pangako ay ibigay ang tamang balita, dahil ang panata ay ibigay ang tamang serbisyo. MBC, ang Manila Broadcasting Company, ang Asia's largest media network. Halos 300 radio stations sa bansa sa pangunguna ng DZRH Nationwide, DZRH News FM, DZRH Digital News, Action Radio Network, Love Radio Network, Yes FM Network, Easy Rock Network at Radyo Natin Network. Bawat isa ay nakatutok sa paglilingkod. Ito ang pinakamalawak na balitaan ng Pilipino. Sila ang mga naglilingkod sa pagbabalita. MBC Network News. Kasama sina Dennis Antenor Jr. at Attorney Cheryl Adami Molina. MBC Network News. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 en punto. Pwede bang kasuhan ang iyong partner na lesbian ng Vowsy? Kung ikaw ay sinasaktan ng iyong partner na lesbian, maaari siyang makasuhan ng paglabag sa RA 9262 o Violence Against Women and Their Children. Nakalagay sa Section 3 nito na dinidipina ng batas ang violence against women and their children na pagsasagawa ng isang tao laban sa isang babae na kanyang asawa, dating asawa o kanyang karelasyon na maaaring magresulta ng physical, psychological harm, economic... Okay, babalik po tayo. Alam po ninyo, ang kwento ni Mara tungkol sa kanyang ina at kapatid ay maiyaking tulad talaga
sa parabola ni Jesus, yung ang alibunghang anak. Dito nakikita na ang pagmamahal ng magulang ay walang kapantay. Nasa kabila ng pagkukulang sa lana ng mga anak, nakahanda pa rin ang magulang na magpatawad at tanggapin ang anak sapagkat siya ay kayamanang walang lahat. May matandang kasabihan na ang magulang kailanman ay hindi makatitiis sa anak. Samantalang anak, sa kwento ni Mara, masasalamin ng matandang kasabihan. Kasabihan subalit, ang katapusan ng kwento ay nanahig pa rin ang pagmamahal ng ina sa anak. Ang pananabik ng ina sa anak ay patunay lamang nahigit pa anong yaman ang pagmamahal ng ina sa kanya na matagal nang nawalay. Ang pag-aalala ng nanay Mara ay hindi matutumpasan ng pag-alo at pag-aasikaso. Bagamat bangkay na nga ang katawang lupa ni Diana, ipinamalas at ipinaramdam pa rin ng kanyang ina ang pagmamahal at higit sa lahat ay ang pagpapatawad. Bilang mga anak, pakatandaan po na sa mundong ito, mayroon lamang tayong nag-iisang magulang. Iisang pares ng magulang na nagmamahal at tatanggapin tayo ng buong buo. Kaya dapat halagahan natin sila ng... Thank you, Mara, sa iyong kapinitaway na ay punong aral for the day. Okay, ngayon naman po ay... Nabatiin ko yung mga nag-ano sa atin sa FB, no? Chiching! Magandang hapon din sa inyo. Si Teresa Arce, sabi niya, nakakalibang ang program ninyo. Nakakalis pagod. Lumawig pa ang inyong palatuntun. Salamat po much, Teresa Arce. Ha? Nakakatuwa naman ang comment. Thank you so much. Ang song. Gandang hapon po si Maria Cristina Warde Andrade. Gandang hapon Ate Raquel, my favorite radio program every Saturday. Healing only comes from God. Totoo yan. Talaga naman, ang paggaling talaga ay galing lang sa Panginoon. Si Arlene Sagun, mapagpalang hapon at Sabado po ulit. Ate Raquel, happy weekend from Tokyo, man. Thank you very much. Ohayo gozaimasu. Domo arigato gozaimasu. Carlos Longkop, maupay nga kulop Ate Raquel Prime. Ako nag-iimod sa imo program. Oy, naku, dito raw siya sa Parañaque City. Kiwa, Carlos. Sabi ni Maria Cristina, nanonood din siya ng FB Live. Si Angelo Rahada, good afternoon, ka-RH Ate Raquel. Naku, Angelo Redaha talagang ano yan, solid RH from Malolos, Bulacan. Sabi niya, sabi ni Cristina Sumagi Alarcon, good afternoon. Watching from Cavite City. Hello, mga taga Cavite City. Si Carmi Compañero, good afternoon. Si Dennis Yongson, good afternoon po Ate Raquel. Shout out daw sa Sampaloc. At sabi ni Freddy Malang, walang magulang ang hindi natiis ang anak kahit na suwail pa ang kanyang anak. Totoo yan. Si Arlene Ramirez, nanonood din. Si Leia Jones, hey, how are you? Condolensa, namatay pala yung tita mo. Condolensa sa iyo. Happy Saturday. Okay, at si Mirna Aquino, Ate Raquel, watching from Saudi Arabia, Riyadh. Good afternoon po. Good afternoon din. Ngayon naman po, gusto kong i-ano sa inyo, na alam ba ninyo, yan, na ang caffeine, yung caffeine, oh, ay nakapagpapasigla sa puso at sa central nervous system. Bukod sa pagiging stimulant, nakatutulong din ito para mapabilis o mapahusay ang mental performance. Ang caffeine ay karaniwang natatagpuan sa coffee, sa kape, sa tsaa, sa tea, chocolate, soft drinks o colas
cold tablets at mga pain relievers. Nakatutulong din ang kape na pasiglahin ang output ng acid sa sikmura para madaling makapag-digest ng pagkain. Nakatutulong din ang kape para mapalaki ang daanan ng hangin sa lungs. Pero may mga masamang dulot din ang caffeine kapag sumobra. Sabi nga nila lahat ng sobra nakasasama. Bagamat non-toxic ang pagiging addictive dito ay nakapagdudulot ng pangangatal. Yung bang parang ninenervous tayo lagi. Pagpapawis, palpitation, mabilis na paghinga. At yung hindi makatulog, di ba? Pag mayinom tayo ng kape sa gabi, hindi tayo makatulog. Yun ay at nagkakaroon din yun ng dahilan para magkaroon pa tayo ng migraine. Ang bigla ang pag-withdraw dito ay dapat iwasan sapagkat nagdudulot ito ng grabing sakit sa ulo, pagkairita at panghihina at pananamlay. Okay? So, ang high caffeine intake ay nagdadagdag ng panganib at pagkakaroon ng osteoporosis. Okay? Ang osteoporosis na ay sakit na nagpapahina at nagpapalutong sa buto. Okay, so meron mga pros and cons, di po ba? So, okay din ang caffeine, pero dapat ano lang, no? Mild lang. Kasi pag sobra naman, talaga namang nakasasama, hindi po ba? Okay, pero bago tayo mag-pause, gusto ko munang ipaalam ang taus-puso naming pakikiramay sa asawa ni Tessie Lagman Balboa, kasi po pumanaw na po si Kuya Nonoy Balboa kanina umaga. Mula po sa aking pamilya at sa mga taga-DZRH, nais po namin iparating sa inyo ang taus-puso naming pakikiramay. Rest in peace, Kuya Nonoy Balboa. Okay, we'll be back after some few reminders. Magbabalik po kami. Bango ng Sakura Blossom. Nasa Pride with Fabric Conditioner na. May Sakura Blooming Curls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Blooming ka, ha? Uy! Blooming daw, ha? Para sa blooming na labada, Pride Sakura Blossom. Isakura mo na! ACS! Araw-araw sa eskwela, nagkakasubukan ng galing. Gano'ng kagaling ang bat soup mo? Ha! Uy, araw! Uy, pawis! Ang bango mo pa rin. Shield Bath Soap. May 24-hour germ protection. May shea butter pa, tulong para hindi mag-dry ang skin. At may malasakit sa budget, kaya recommended ng Philippine Nurses Association. I challenge you. Subukan mong Shield. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS! Usapang dapat alam ng mga lalaki, pero mas dapat alam ng mga babae. DZR-Sapang Lalaki. Sabi nila, mas mahirap ang humanap ng tunay na kaibigan kesa sa aasawahin. Hindi ito gaya sa Facebook na kahit na sino ay pwede mong i-add as friend kahit ang totoo ay hindi mo naman talaga kaibigan. Kuminsan nga ay hindi mo naman kilala ng personal. Pero ano nga ba ang mga katangian na dapat mong hanapin sa mga kakaibiganin? I-add as friend mo na yan. Kung handa siyang damayan ka, hindi lang sa mga panahong masaya, kundi lalo sa mga pagkakataon na hirap ka. Tandaan, hard times will always reveal true friends. I-add as friend mo na yan kung handa ka niyang ipagtanggol sa mga taong nananakit, nang hahamak sa iyo, pero kaya ka rin diretsuing sawayin at pagalitan sa mga pagkakamali mo, yung hindi ka kukonsintihin sa mga kalokohan at bisyo mo. I-add as friend mo na yan kung masaya siya sa iyong pag-unlad. Masarap magkaroon ng tunay na kaibigan na suportado ka sa iyong goal sa buhay. Yung tipong kapag nanalo ka sa contest o na-promote sa trabaho, at tila mas masaya pa sila para sa iyo. Walang inggit, walang kompetisyon, at higit sa lahat. I-add as friend mo na yan kung nai-impluensyahan ka niya sa paggawa ng mabuti. Pero tandaan ha, bago maghanap ng tunay na kaibigan, dapat handa ka ring maging isang tunay na kaibigan
para sa... Isip-isip lang. Mga pagkaing pangkaisipan na dapat pag-isipan. Isip-isip lang. Okay, ang ating pong isip-isip o pagkaing pangkaisipan ngayong linggo ito ay padala ni Melinda Eligardi ng Paco, Maynila. Uy, Eligardi, parang kilala ko yung family niya. Anyway, ang sabi niya, accept your past without regrets. Handle your present with confidence. Face your future without fear. Ibig sabihin, tanggapin natin yung ating nakaraan ng walang pagsisisi. At yung ating kasalukuyan ay harapin natin ng with confidence. At harapin natin ang ating hinaharap ng walang takot. Accept your past without regrets. Handle your present with confidence and face your future without fear. Thank you very much, Melinda Eligarde ng Paco, Manila. Okay, ngayon naman po, okay, bago ko basahin yung mga avid natin, ito sabi ni si Tina Salcedo is watching ng Bacoor, Cavite. Hi, Tina! Napaiyak daw siya sa storya natin kanina. Si Corazon Hernandez, hi, Ate Raquel, ngayon daw lang siya nakapanood sa FB Live. At si Saturnino Lauay Senior is also watching. Okay, at this time, gusto ko pong batiin yung ating mga avid, mga regular since nung start tayo, no? Si Gina Diaz, nakasama ang kanyang asawa sa Jeddah. Hi, Gina! Of course, si Neil Medina na nasa London, UK. Hi, Neil! Si Tess Toca, na dati naming drama talent sa DZRH, na nasa Ras Al Khaimah, UAE. Hello din kay Temi Canlas, Juliet Garcia, Alfred Basa at ang mag-asawang Donnie at Cecilia Pastrana ng Roseville, California. Hello kay Minami Saito na nanonood dyan sa Fukuoka, Japan. Ohayo gozaimasu! At kay Armina Del Mundo ng Dededo, Guam. Si Loida Alonso ng Toronto, Canada. Rebecca Corpus ng Las Vegas, Nevada. Clarita Dongalo ng Malaysia. Si Judith Silvestre from Madrid, Spain. Virgil Sarmiento ng Florence, Italy. And of course, hello to Mother Lily Mananta ng Chino Hills, California. At special greetings sa aking kaibigan na si Yen Marian Santos Lim. Naku, mag-aasawa pala ang kanyang anak na si Amanda very soon. Naku, ikaw ay magiging ano na, ha? Malapit ka na siguro maging lola. Now, you'll know, you'll find out. Happy listening to you, my dear friend. At sa puntong ito, nais ko rin iparating ang taus-puso kong pakikiramay sa pamilya ni Ginang Leticia Ramos Gomez ng Barangay Bantog, Hacienda Lucy, Catarlac City. Kasi po ang kanyang anak na si Leo Ramos Gomez ay yumao noong February 11. Tapos last December po yung kanya namang asawa ang pumanaw. Mula po sa pamilya, magsamahan ko sa DZRH. Taus-puso pong pakikiramay sa inyo kay Per John, kay Rachel Vern, at most especially sa iyo, Ginang Leticia. At naway sumalangit nawa ang kanilang mga kaluluwa. Okay, ngayon po ay mag-umpisa na tayong basahin ang ating second letter of the day. At ito po ay galing kay Lorna de la Paz. Ang sabi po niya, Dear Ate Raquel, totoo ang kasabihang hindi natin pwedeng ipangako ang bukas dahil hindi natin alam kung anong mangyayari sa ating buhay. Masaya ka kahapon, malungkot ka naman ngayon. Hindi mo alam na ang iyong paghalakhak, pagluha ang kasunod. Walang kasiguruhan ng buhay. Ako po si Lorna de la Paz at Raquel, may asawa po at isang anak. 3 taon na pong nawawala ang asawa ko. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Kung patay na ba siya o nang ibang bahay lamang. Masipag po ang asawa kong si Brian at Raquel. Sales rep po siya at kung saan saang lugar nakakarating. Kaya po sanay kaming buwanan kung siya ay umuwi sa bahay. Pero nito nga pong huli,
ay hindi na siya nakauwi pa. 3 taon ko pong hinanap ang aking asawa, pinanawagan sa radyo at telebisyon. Pero wala pong makapagsabi kung nasaan siya. Maging ang opisinang pinagtatrabahuan niya ay wala ring alam ate. Para siyang bula na naglaho na lamang. Hanggang isang araw, tinawagan ako ng kumari kong si Miles. Nakita daw niya si Brian sa subdivision kung saan sila magpapatayo ng bahay. Nagulat ako ate Raquel ng lamig. At nagpasalamat sa Diyos na nakita na rin sa wakas si Brian. Sabi ko, pupunta ako kung saan sila. Pero pinigil ako ni Miles dahil hindi daw sila kilala ni Brian. Baka daw kamukha lamang siya pero nagpilit pa rin po ako. Habang papunta ako kina Miles, panay ang dasal ko na naway siya na nga ang nawawala kong asawa. Pagdating ko sa subdivision, Ate Raquel, nakita ko nga si Brian. Agad ko siyang tinawag pero hindi siya lumilingon. Bakit hindi siya lumilingon? Siya nga ba si Brian? Pero hindi ako maaaring magkamali. Tinanong ko si Miles kung bakit ganoon, bakit parang hindi niya ako kilala. Ang sabi ni Miles, sila man ay nagtaka din dahil hindi sila kilala ni Brian. Tinanong ako ni Miles kung may kakambal ba si Brian. Ang sabi ko, wala. Solong anak lamang siya at patay na ang mga magulang ni Brian, kaya ulila na siya. At kahit anong pigil sa akin ni Miles na lapitan si Brian, ay lumapit pa rin ako upang makatiyak nga na siya talaga ang asawa ko. Tinawag ko siya, Brian, kitagal kita hinanap, ako si Lorna, ang asawa mo. Tiningnan lamang niya ako na parang nagtatanong kung sino ako. Hindi niya ako kilala, Ate Raquel. Pagkatapos, tinawag siya ng babae. Ang sabi, Honey, sino sila? Para akong pinagsakluban ng langit at lupa ng mga sandaling yon, Ate Raquel. Para akong itinulos sa aking kinatatayuan. Hinila na lamang ako ni Miles kaya ako nakakilos. Ayokong umalis. Gusto kong makipagtuos pero hindi ko nagawa. Pakiramdam ko, hinang-hina ako Ate Raquel na wala ng lakas. Inihatid ako ng mag-asawang Rolly at Miles sa aming bahay. Sa bahay, pinag-usapan namin kung bakit hindi kami kilala ni Brian. Ang sabi ko, hindi ako maaaring magkamali dahil kilala ko ang asawa ko. Siya si Brian at hindi kamukha lamang. At imposible hindi niya kami kilala. At nagsalita si Rolly nang, baka nga siya sigurong artista. Pero sabi naman Miles, hindi siya umaarte lamang, Lorna. Naobserbahan namin siyang mag-asawa. Bago ko pa lamang dumating, talagang kinikilatis namin siya. At nagkausap kami ng matagal habang hinihintay ka namin. Pero ibang Brian ang kausap namin eh. Yung bang titig na titig siya sa aming mag-asawa, pinagmamasdan niya kaming mabuti. Parang may hinahanap siyang hindi ko mawari kung ano. Then na-realize ko, Ate Raquel, pinagmamasdan niya akong mabuti. Napaiyak ako at sinabi ko, but just cruelly, ano bang gagawin ko? Anong nangyari sa asawa ko? Anong nangyari sa kanya? Hindi ako mapakali ng mga oras na yun, Ate Raquel. Alam ko, may meryong nangyayari at yun ang gusto kong matuklasan. Kinabukasan, bumalik kami sa subdivision at isinama ko ang aming anak ni Brian. Alam ko, hindi niya itatatwa ang kanyang anak.
nag-doorbell ako at pinagbuksan naman ang pinto ang babaeng, o nagbukas ang pinto ang babaeng tumawag sa kanya ng honey. Hindi daw Brian ang pangalan ng asawa niya, Rene daw. Ayaw sana niya kaming papasukin pero nakiusap ako. Ang sabi ko, please patuloyin mo kami na anak ko para maliwanagan namin ang lahat. Matagal na siyang nawawala at hindi ako maaaring magkamali. Ang asawa kong si Brian at ang asawa mong si Rene ay isa. Kaya please, nakikiusap ako. Mahabang buntong hininga ang isinagot niya sa akin. Pero pagkatapos, pinatuloy din niya kami. Sa loob ng bahay, may sanggol na umiiyak. Anak nila ng asawa ko. Pinaupo niya kami at tinawag si Brian. Nang makita ng anak kong si Junjun si Brian, agad niyang niyakap ito. Umiiyak at sinabing, Daddy! Daddy! Pero hindi niya kilala si Junjun. Napahugulgul ako at ang sabi ko, bakit pati si Junjun hindi mo na rin kilala, Brian? Siya ang anak natin. Huwag mo naman sana siyang ipagkaila. Narito, ito, dala ko lahat ng mga papeles, ang marriage contract, ang mga litrato natin noong bago tayo kasal. Family picture natin. Hayan, Brian, tingnan mo. Tingnan mo. Nanlalaki ang mga mata ni Brian habang tinitingnan niya ang daladala kong mga ebidensya, Ate Raquel. Nataranta na si Charm, ang babaeng kanyang asawa sa ngayon. Lalo na nang sapos sa Brian ng kanyang ulo, dumadaing na masakit yun. Pinagpahinga ni Charm si Brian at noon ipinagtapat sa akin ni Charm ang katotohanan. May amnesia si Rene. Nasa Bicolo ko noon na nagbabakasyon, malakas ang ulan at halos hindi namin alam o hindi namin makita ang daan. Ang papa ko ang nagmamaneho ng kotse namin at nahinto kami sa isang ilang na lugar dahil tumirik ang aming sasakyan. Nang may narinig kami isang tina humihingi ng saklolo, hinanap namin ang pinagmulan ng tinig na yon at siya na nga si Rene, duguan. Dinala namin siya sa ospital at nang siya ay magkamalay, wala na siyang matandaan kung ano ang nangyari sa kanya. Ni hindi niya alam kung sino siya. Wala kaming anumang identification na nakuha mula sa kanya. Pero ang hinala ni Papa ay nakidnap siya ng NPA. Nung pwede na siyang lumabas ng ospital, dinala namin siya dito sa Maynila. At sumagot naman po ako, Tatlong taon din namin siyang hinanap. At ang sabi niya, ngayong taon na lang ito nagpakasal kami nung wala talaga kaming matrace na pamilya niya. Hiniling ng papa ko sa kanya na magpakasal na kami bago pa akong manganak. Ang bahay ngang ito ang regalo sa aming kasal. I'm sorry, ang akala ko libre siya. Napamahal na siya ng husto sa akin at hindi ko na inaasahan na darating pa ang ganito. Nawala na sa loob ko ang tunay niyang kalagayan. Kukunin mo na ba siya sa akin? Sabi ko, Charm, ang kasal namin ang legal, hindi ang sa inyo. Hindi ko naiuwi ang sa asawa ko ng mga oras na yun dahil matindi ang sakit ng ulo niya. Gusto ni Junjun na kausapin ko ang daddy niya, pati na rin si Rolly at Miles. Ayun din ang advice sa akin, pero hindi ko alam kung paano ko pa siya kakausapin. Nabubuhay siya ngayon sa katauhan ni Rene. Ang puso't isipan niya ay hawak na ni Charm at ng anak nila. Anong maaaring maging laban namin ni Junjun? Siguro, kailangan gumaling muna siya bago maging aming muli. Pero hanggang kailan ako maghihintay, Ate Raquel, hanggang kailan? Hanggang sa ngayon ay naroroon pa rin ang aking asawa kay Charm. Kami ni Junjun ay patuloy pa rin nangungulila. Lalong miss na namin si Brian.
hindi ko alam kung ano isasagot ko sa anak ko pag nagtatanong siya sa kanyang ama. Nananalangin na lamang ako sa ating Panginoong Diyos na tumaas ang pagagalingin niya ang aking asawa. Salamat Ate Raquel sa pagbasa mo sa aking sulat. Okay, bago ko bigay sa iyo ang aking advice, no, magpo-post muna kami for commercials. We'll be back! May isang kaibigan. Magabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Kratsyada sa gabi, pero go pa rin sa umaga. Sa galing mo, Champion Super Power ang katapat mo. Madaling tinatanggal ang matitinding mantsa tulad ng putik. Para sa puting walang bakas. Para sa mga Supra Nanay, Champion Supra Power. Boom! Papaya! White Rose Papaya! Yeah, 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 yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White Rose Papaya! White Rose Papaya! Na may double whitening, papaya extracts plus whitening ng vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days. Boom! Puti ka! White Rose Papaya! Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya. Sa Ugasin, ano nga ba ang magaling? Maraming nahuhugasan ito. Hindi papatalo ang smart ko. Sa kalinisan ng hugasin, makikita ang galing. Ang smart may over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong abot kaya. Kaya lipat na sa number 1, Smart Dishwashing Face. Tanggaling galing! Also available, Smart Dishwashing Liquid. ACS! Sa mga matitinding mantsang hinaharap mo, Champion Super Power ang katapat mo. Madaling tinatanggal ang matitinding mantsa tulad ng putik, dugo at chocolate. Para sa puting walang bakas. Talagang supra sa tanggalan ng mantsa. Champion Super Power. Dahil ang pangako ay ibigay ang tamang balita at dahil ang panata ay ibigay ang tamang serbisyo. MBC, ang Manila Broadcasting Company. Okay, balikan natin ang storya ni Lorna. Alam mo Lorna, ang amnesia ay pagkawala ng memorya o alaala ng isang tao. Maaaring ito ay mga impormasyon sa pangyayaring bumubuo sa isang pagkatao, pati na ang mga pagkakakilala sa mga taong nakapaligid. Bagaman madalas ay pinapakita sa mga palabas sa TV, sa radio, sa pelikula na wala nang naaalala kahit na isang impormasyon ang tungkol sa sarili, maging ang sariling pangalan, pero sa realidad o sa in reality, ang amnesia ay hindi naman nakakaapekto sa pagkakakilala sa sarili. Ang pagkawala ng alaala ay maaaring permanente o pansamantala lamang. Ang kahit na anong aksidente, disgrasya, o karamdaman na makakaapekto sa ulo at makapipinsala sa bahagi ng utak na responsable sa pagpoproseso ng memorya ay maaaring magdulot ng kawalan ng memory or amnesia. Ang amnesia na nagdudulot ng pinsala sa utak ay tinatawag na neurological amnesia. At narito yung mga ibang dahilan kung bakit nagkakaroon ng neurological amnesia. Ito yung pamamaga ng utak o encephalitis, marahil dahil sa infeksyon. O stroke, kakulangan ng oxygen sa utak, pag-aabuso sa alak, pagkakaroon ng tumor sa utak, Alzheimer's disease, at pag-inom ng gamot na benzodiazepines, pinsala sa ulo na nagdulot ng pamumuo ng dugo sa utak. Bukod sa mga nabanggit ko, maaari ring magkaroon ng amnesia mula sa matinding trauma o kaya yung emosyon gaya ng halimbawa nakasaksi ka o nakakita ka ng isang matinding krimen o pagiging biktima mismo. Ito na yung tinatawag na
Dissociative amnesia. Ang lahat ng tao maaaring magkaroon ng amnesia, ngunit ang posibilidad ng pagkakaroon ito ay pinakamataas sa mga taong sumailalim sa operasyon. Yung mga sinaksakan ng mga tinatawag yung pampamanhit, no? Yan yung mga usually talagang nakakaranas ng amnesia. Yung mga nagkaroon ng stroke, pati na yung mga taong lulung sa alak. Sa ngayon, wala pa rin gamot ang makapagpapabalik sa memoryang nawala. Ang tanging gamutan lamang na magagawa ng sa pagkakaroon ng amnesia ay ang mga therapy na makatutulong sa pagpapatibay sa natitirang alaala at pagpapalakas ng pagsagap ng mga bagong impormasyon. Maaaring tulungan ng isang occupational therapist ng isang pasyenteng mayroong amnesia. Makatutulong din ng pagtatala ng mga kaganapan upang mahasa ang utak sa pag-aalala ng mga pangyayari. Alam mo, Lorna, sa palagay ko, magaling na artista si Brian. Kasi ayon nga sa research, di ba, ang amnesia ay hindi naman nakaka-apekto sa pagkakakilala sa sarili. Maaaring makalimutan ka, pero hindi ang anak mo. Maaaring gusto ko talagang takasan ni Brian, kaya dapat makipag-usap ka sa kanila ng masinsinan. Kung kailangan nung kumuha ng abogado o kaya yung tagapamagitan o arbiter, gawin mo yon. Maaari mo kasing kasuhan ng asawa mo sa ginawa niya kung mapapatunayan mo talagang sinadya niyang kalimutan kayong mag-ina. Kaya ang kailangan, makipag-usap ka ng maayos. Isa-isang tabi mo yung emosyon para lumabas ang katotohanan. Alam mo, wala namang kasalanan si Charm kasi pati siya, biktima rin. Kaya mag-usap kayo ni Charm. Hindi lamang para sa anak mo, kundi para na rin sa anak niya. Maraming salamat sa pagsulat mo, ha. Thank you very much, Lorna, at naway nakapagbigay ng konti yung aking paliwanag sa'yo. Pero huwag mo kalilimutan, makipag-usap ka sa kanila at alamin mo yung katotohanan. Kasi sa pakikipag-usap, maaaring mapaamin. Mapaamin mo si Brian sa katotohanan. Okay. So, bago po tayo magpaalam, gusto ko munang batiin itong ating mga nag-ano sa atin. Sabi ni ma-pronounce yung pangalan niya, si Either Etoslag, good PM po mula sa Jeddah. Nanonood din pa siya. Jeddah KSA. Si Ronnie Katipunan Cleofe, number one, Saturday sa radio. Thank you very much. Si Julieta Bionat naman, magandang hapon po, Ate Raquel. Pabati naman po sa anak ko, Rochelle at Wendell. Maraming salamat po and God bless. At si Edwin Perez, hi Ate Raquel, pabati naman ang nanay ko, si Aling Saling. Birthday po niya ngayon. Oh, happy birthday, Aling Saling. Magpakain ka, ha? Magpadala ka sa amin ng pansit. Hindi, biro lang po. At si Corazon Hernandez, sabi niya, nanonood daw siya. Okay. Thank you very much. At syempre, dahil wala na po tayong oras, tayo po ay magpapaalam na. Sana po, kahit papano nakipagbigay aral lang ang mga binasa nating liham for today, no? Naway nakapulutan natin ng aral yon. At paalala po, kung meron po kayong kwento, mag-email po kayo sa akin dito sa dearateraquel@gmail.com. Tandaan nyo po, isang word lang po yan. dearateraquel@gmail.com. Small letters po yan. At kung meron po kayong mga pagkain pang kaisipan o food for thoughts, ipadala rin nyo sa akin, email nyo po sa akin sa dearateraquel@gmail.com at subukan po natin mabasa ang inyong mga email dito sa ating programang Dear Ate Raquel, sa inyong programang Dear Ate Raquel. At samahan po ninyo ulit ako next Saturday. At syempre, nais kong pasalamatan ang lagi kong kaalalay dyan sa loob ng studio, si Eric Lucero. Thank you, Eric, sa pag-alalay mo sa amin at hindi mo ako pinababayaan. Maraming salamat and God bless you always. And of course, sa mga kasamahan mong tech dyan, ang mga batang-batang si Het Del Moro. Naku, napaka-bata nito at napaka-gwapong bata. At si Raymond Taladro. At sa RH
HTV naman, si Ariel Tabangay at Arnel Tatel. Thank you very much sa inyo, ha. Ako po ang inyong kaibigan, Raquel Montesa, na naghahangad na naway mabalik na po sa normal ang ating buhay. At huwag po natin kalimutan, do not forget to always protect yourself. Lagi po natin protektahan ang sarili natin at protektahan din po natin ang mga mahal natin sa buhay. Kaya dapat paglalabas ng bahay, wear your face mask, wear your face shield, at ang social distancing, huwag pong kalilimutan. Di bali na sabihin nila suplada kayo, okay lang yan. Pakaiwas kayo sa mga sakit. Okay? Lagi po kayo magdadala ng alcohol o kaya yung sanitizer, hand sanitizer para po maprotektahan ang inyong sarili. At syempre, virtual kiss at yakap po sa inyong lahat. Flying kiss muna. Maraming maraming salamat po at naway maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Let's be kind to one another. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. I love you all. Bye! By ACS Manufacturing Corporation. Pagkabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Tingnan nyo, oh, puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunood sa